tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Sa isang bayan, kilala ang isang napakagandang babae na nagngangalang Matilda. Marami ang nabibighani ng taglay nitong kagandahan. Araw-araw ay may mga lalaking naglalakas loob na umakyat ng ligaw sa dalaga. Isa na rito ang binatang si Israel. Si Israel ay anak ng isang magsasaka. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. May sapat na kinikita lamang para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung ikukumpara siya sa ibang mga manliligaw ni Matilda, ay masasabing ni hindi man lamang siya umabot sa kalingkingan ng mga ito pagdating sa yaman. Ngunit para kay Israel ay hindi naman hadlang ang kanyang estado sa buhay para hindi ibigin ang dalaga. Ang importante lang naman para sa kanya ay makitang masaya ito kahit hindi siya ang piliin nito. Para sa kanya, si Matilda ang pinakamagandang babae na nasilayan ng kanyang mga mata. Hindi lang pisikal na anyo ang maganda rito, kundi pati na rin ang ugali nito. Likas na mabait si Matilda at kahit kailan ay hindi nito tinitignan ang estado ng buhay ng kanyang nakakasalamuha. Ito ang lalong nagpaibig kay Israel, kaya naman determinado siyang suyuin ito. Alam niya ang kanyang mga limitasyon, ngunit handa siyang patunayan dito na malinis ang kanyang intensyon. Bukas ang tahanan ni Matilda para sa kanyang mga manliligaw. May kaya ang pamilya ng dalaga. Mayroon itong malawak na hardin kung saan nagtitipon ang mga makikisig na binata na nagnanais masilayan ang magandang dalaga at mapaibig ito. Maraming manliligaw si Matilda. Sa katunayan, walang araw na walang binata ang matyagang sumusuyo sa kanya. Isang araw, kasama si Israel sa mga manliligaw ni Matilda na dumalaw sa kanilang bahay at ngayon nasa hardin. Nainip ang ilang mga lalaki at tinanong si Matilda kung kailan ba niya sasagutin ang isa sa kanila. Sa pamimilit ng mga ito, ay nagdesisyon si Matilda. May pinagawa ang dalaga sa kanyang mga manliligaw. Ayon dito, kinuha ng isang puting pusa ang kanyang singsing na may mahalagang bato. Kailangan nilang kunin yon. Kung sino man ang makakakuha ng singsing at makakapagbalik sa kanya nito, ay kanyang pakakasalan. Tinanong ng mga manliligaw ni Matilda kung nasaan ang pusang yon. Napangiti si Matilda at pasimpleng sinabing nasa hardin. Nagtatakang nagsitingin na naman sa lahat ng panig ang mga manliligaw ni Matilda. Maging si Israel ay napahanap na rin. Napangiti si Matilda nang iwanan ang kanyang mga manliligaw na abala sa paghahanap sa pusa. Nang makita nila ito sa isang parte ng hardin, ay bigla nilang sinunggaban ito upang hulihin. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, ay hindi nila mahuli-huli. Ang galing nitong umiwas na parabang hindi ordinaryong pusa. Araw-araw ay pinipilit nilang mahuli ang mailap na pusa. May mga pagkakataon pa nga na malapit na nilang makuha ang singsing sa leeg nito. Ngunit laging nakakalayo ang pusa at nakakaakyat sa mataas na bahagi ng isang puno. May mga manliligaw pa nga na nagagalit na at nagsasabi na papatayin ang pusa oras na mahuli ito. Mahilig sa mga hayop si Israel. Mataman niyang inobserbahan ang pusa mula sa malayo habang pinapanood ang ginagawang kaguluhan ng mga manliligaw sa paghuli sa pusa na hanggang ngayon ay hindi nila mahuli-huli. Marami sa mga manliligaw ni Matilda ang sumuko na, liban na lamang kay Israel at sa isang lalaking nagngangalang Byron, kasama ang mga alipores nito.
Narinig ni Israel ang sinabi ng lalaki. Nagagawin nilang pulutan ang pusa. Oras na mahuli ito at sagutin na siya ng nililigawang dalaga. Nang mapansin ni Byron na sila na lamang ni Israel ang natira, ay kinausap niya ito at binalaan. Sumuko ka na, bata! Ang sabi ni Byron. Hindi mo naman mahuhuli ang pusa. Sabi pa nito at nagtawanan ang grupo niya. Hindi ka naman sigurado dyan. Seryosong sagot ni Israel habang pinagmamasda ng pusa na nooy nasa itaas ng isang puno at naglilinis ng mukha nito. Kita sa mga mata ni Byron ang galit at pagkapikon. Tinignan nito mula ulo hanggang paa si Israel. Nang mapagtantong isa lamang hamak na mahirap si Israel base sa simpleng pananamit nito, ay napaismid si Byron. Lumapit ito kay Israel at hinawakan sa kwelyo nito. Kahit makuha mo pa ang pusa, sa tingin mo ba ay pipiliin ni Matilda ang mahirap na katulad mo? Sabi ni Byron at nagtawa ng muli ang mga kasama nito. Gustuhin mang lumaban ni Israel sa mga pagkakataong yon, ay hindi niya ginawa. Masyadong marami ang mga kasama ni Byron at siya lamang mag-isa ang lalaban sa mga ito kung sakaling makipagbuno siya. Kaya pinili na lamang ni Israel na lisanin ang hardin ni na Matilda. Parang matatalim na punyal sa kanyang tenga ang mga halakhakan ni na Byron at mga kasama nito. Gayunpaman, araw-araw pa rin pinagmasdan ni Israel ang pusa mula sa malayo. Hindi siya lumalapit dito, lalo na kapag nandoon si Byron at mga kasama nito. Isang gabi ay muli niyang dinalaw ang hardin, dala ang kanyang gitara. Nagkataong wala si na Byron ng gabing yon. Tahimik lamang siyang nakaupo roon habang nag-iisip kung paano mapapaamo ang pusa. Habang nag-iisip ay marahang tumugtog ng gitara si Israel. Nakita ni Israel ang pusa na lumabas mula sa pinagtataguan nitong puno at marahang lumapit sa kanya. Nang abot kamay na niya ang pusa, ay maingat niyang inilapit ang kanyang kamay dito. Inamoy ito ng pusa at ilang sandali pa ay dinikit nito ang ulo nito sa kamay ni Israel. Natuwa si Israel sa ginawa ng pusa. Ngunit sa halip na kunin ang singsing na nakasabit sa leeg nito, ay nagpatuloy lang sa pagtugtog at pagkanta si Israel ng mga awiting matagal na niyang gustong ihandog sa sinisinta. Ngunit wala siyang pagkakataon na gawin ito. Lahat ng kanyang gustong sabihin kay Matilda ay sa pusa na lamang niya inihandog. Nagpatuloy lang siya sa pag-aalay ng awit ng pagmamahal hanggang sa napuno ng musika ang buong hardin. Lingid sa kaalaman ni Israel ay mataman siyang pinagmamasdan ng masama ng manliligaw ng dalaga. Hindi narinig ni Israel ang kanilang paglapit at mabilis nilang sinaklob sa isang maliit na sako ang pusa. Sinubukan din nilang saktan si Israel. Ngunit mas mabilis at mas malakas sa kanila ang binata. Gawa na rin ang pagtatrabaho nito sa bukid at sanay sa mabibigat na gawain. Malaking ingay ang kanilang nagawa na nagpagising sa buong sambahayan ng nililigawang dalaga. Lumabas ang mga magulang ng dalaga upang alamin ang nangyari. Masayang iwinasiwas ni Byron ang sako kung nasaan ang pusa. Sinabi nito na hawak na niya ang singsing at inutusang palabasin ang dalaga upang kanyang maging kabiyak. Sinabi nitong magmadali sa pagtawag sa dalaga upang maiuwi na rin nila ang pusa at gawing pulutan. Nang marinig yon ay nagdilim ang anyo ng ama ng dalaga. Lumapit ito kay Byron at buong lakas na sinampal ang lalaki na halos magpawala ng malay tao nito. Naguluhan ang lahat ng nakakita sa inasal nito, maging si Israel. Nabitawan ng lalaki ang sako at mabilis na lumabas ang pusa dito. Nagbagong anyo sa kanilang harapan ang pusa. Nagningning ang paligid. Nagulat sina Israel nang makitang ang mailap na puting pusa at ang babaeng kanilang nililigawan ay iisa lamang. Pinadakip ni Matilda ang kanyang manliligaw na si Byron kasama ang mga alipores nito. Nang mawala na sina Byron
ay nakangiting lumapit si Matilda kay Israel. Tinanggap ng dalaga ang pag-ibig ni Israel dahil alam nito na isa siyang mabait na tao. At bagamat mahirap ang antas ng pamumuhay, ay hindi ito importante sa pamilya ng dalaga. Kinasal ang dalawa at nabuhay sila ng maligaya.